Okay, hello guys. Kumusta po kayong lahat? Nol Disinto po. Welcome to my YouTube channel, 5 Aspects of Life Channel TV. View my video and keep the lesson learned. Please subscribe, like, and hello my beloved friends all over the world. My beloved viewers, my beloved subscribers. Kumusta kayong lahat? Bawat awit may mensahe, at bawat mensahe may reality. Bawat reality may isina at drama yan. Ito yun, guys. Magandang hapon sa inyo lahat. Galing ako ng meeting kanina dahil pinatawag ng DA dito sa Municipality of La Libertad, ang lahat ng mga hog dealer, ang mga nag-supply ng baboy sa Cebu City at sa Manila. At magandang balita talaga ang ibalita ko sa inyo, guys. Sa lahat ng mga hog dealer sa Negros Oriental, magandang balita dahil ang ating Vice Governor at ang ating board member, Vice Governor Guido Reyes at sa ating board member Julio Sabac ay sumuporta sa tanang mga hog dealer sa Negros Oriental. At meron pang ating balita na dapat tayong mag-celebrate dahil dito. Bakit? Si Presidente Bongbong Marcos ay bigyan niyang pansin at maglaan siya ng malaking halaga para sa Department of Agriculture. Alam naman nating lahat na ang agrikultura, malaking pinsala ang dinulot sa Bagyong Uli. Siyempre naman, apektado ang mga magsasaka. Pero tutulungan tayo ng ating Presidente Bongbong Marcos. Palagpag naman yan, mga kaibigan. Kahit hindi kayo magsasaka, pero nag-aalaga kayo ng hayop, baboy, baka, at lahat ng mga hayop ay part ng agriculture yan. At alam naman nating lahat na ang pagkain natin araw-araw at ang lahat ng mga bilihin diyan sa mga market ay produkto yan ng agrikultura. Kaya tayong lahat dapat magsaya sa balitang ito. Yan ang dahilan at kahit anong mga tragedy, mga trahedya na maranasan natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil may bukas pa. Okay. Awitin ko ngayon ang awit na kinanta to ni Rico G. Puno. Song title, May Bukas Pa. Korot akong pagkabutan. Okay guys, good morning sa lahat. Niya ako karon sa Sinchod Building, Gihulngan City, Negros Oriental. Uban ka na ako karon ang Vice Governor sa probinsya sa Negros Oriental. Board member, mga SB member, uban sa among in-charge sa DA sa Municipality of La Libertad. Kaya na kami meeting karon sa mga hog dealer diri sa Negros
Oriental. Importante kini. Mitambong ako alang sa pagpabinaw ining dakong meeting nga gischedule ining adlaw. Okay, malapit na magsimula guys at hintayin na lang natin kung ano man ang mga agenda sa meeting na to. Atong ina yung tanan mga natindo o palihog-lingko na dili sa angkuhantan sa lingkuhanan kaysa dili madugay mag-start na ka sa ato ang activity. Pero plan na, pangyala naman si Nukina, atong nagulaan si Andrew, Dominio, Inaong, Dino, ginigipukusan ako sa camera guys. Amo ni ato ang Vice Gobernador sa Negros Oriental, board member o SB member sa Municipality of La Libertad. Sa atong very energetic Vice Governor, Gob Gendoliez, sa atong usap nga mga tigang usap. Baganon, gamay na tao. Pero energetic ka niya siya, bisa mas higamay. No other than Engineer Jonius Saba. I think Dr. Tunda is nataran, pero mura ka pa rin ang pasyari rin, no? Sa atong mga bisita karon na mga negosyante na naglalilain ng mga lugar from Mabina, down to Canlaon. Sa naglalilain ng mga lugar from Mabina, naas man katong sa Mabina, katong Vice President. Okay, so ipatawag ta just for information about ASF. ASF means African Swine Fever. So mao na ni higayon nga kung ano na tay mga yamungo, mga hangyo, mga shipper katong nagbiyahe og Cebu or Manila, kay naaman ron si Dr. Tundak, pwede tayo padangat kung unsa atong mga hangyo sa atong mga pabilis. So, ilabi na yun doon ni Mr. Andrew Vinjola na mukrasi sa atong mga truck, kabahin sa mga transport career. I think na lang nagbiyahe sa Cebu or Manila, hindi pa kumplito. Wala pa sila yung mga transport career and need, kinahanglan kaayo ni sa atong pagbiyahe na hindi ta madilatar. Wala may negosyante yan. Gusto yung madilatar. Kaya ang atong negosyo, pulos mangyod kay malos with magong madugay. So, unsay atong mga pamutana kabayan sa atong negosyo, naana na atong mga speaker karon, pwede yun na atong i-brought up nila para matubag nila unsay yun ang insakto. Okay, dili na lang nakutason. All can see to you. I welcome you all. Lapisan, good morning. Thank you, Honorable Medes. So, muna tigingon sa ato ang President nga ang mga kuplador karon na ni-present, no, ang gilbitar is whole Negros Oriental. So, nabilatar siguro ang mga gikan sa Pasay. Kaya nga magiging si Mr. Vindola na naitanhay na ay Pasay. Yung ano, no, Lagyo, naitan Laon. So, wala pa man makabot. It's 10 o'clock. Magpadayon ta, no, sa ato ang rationally. Ang rationally nga ihatag nato ni Doc, kailan po mo? Ako si Tibet Diri. Sa? Ako si Tibet Diri, si Doc Ninyo.
Kailan mo? Wala. Otro po niyong gamay tao. Otro po niyong gamay tao. Huwag niyong mahilhin sa mga shippers, nga mga driver ang gipang padala, mga truck boy. So, huwag niyong kasi natin o nang kakita, no, nidok ninyo. Kaya nagisugo lang na magkuha veterinary health certificate. So, ato lang ni... atong to, please help me welcome po, no, sa ato ang city vet dari sa Ginulgan City, Doc Ninyo Perez. So, may buntag, no, sa ato ang vice governor na nakakaroon, no, kinahin kita. Vice Governor Carlo Jose Juan Reyes, may buntag niya, Vice Go. Sa ato akong board member sa Committee of Agriculture sa 1st District, no? Si Honorable Julius Saba, may buntag niya, no? Sa kuwan po di ay, mahimot nila sa ato OIC Provincial Veterinarian, si Doc Villan, no? So, makabantay mo sa mga papel doon niya, kamong mga shipper, di mo makalapang magsibo kung pili mo taga-aat kung kalayaan si Doktora. So, muna ha, si Doktora, no, makita niya itong mga alam na Doc Villan. So, si Doktora, hi Doc, morning. Sa mga kaubo na po sa NGO, ni Mom Liz, may buntag. Sa itong mga shipper na, kani mura grupo-grupo mo dito, no, na kailan mo rin pamanawang dito. So, may buntag. So, ipatawag mo pa ron, ang isa sa itong rasyonaling mga kay kung makabantay mo at the year of 2019 before pa ang Kuan COVID, nisulot ang ESF sa Pilipinas. Last itong Kuan, 2018 to 2019, awa si Kuan ka ng province, sa provincial veterinarian ko, no? Sa TBO. Akong handle sa una is ako ang first district livestock coordinator, no? Akong area is Manuyod to Panaon before ko nasulot direct. Now, before po dana, nagtrabaho ko as ASF coordinator. Ako ang nag-check sa una sa mga markets, sa mga stockyard, kung makinong dumo, katong mga daan na itong shipper dito, ipang sukot pag inatain yung mga truck. Now, naapa to together with si Andrew and Lapundag. Kaya mo to siyang time ma-hit kayo itong ASF, sir, now. Na halos tanan at itong i-compute yun ang mga pinag-karga ninyo, yan na. So, usap ko sa wala ito ron is ang bird flu. Before mag-hit ang atong ESF, kapatay mo itong nag-meeting, taunan itong meeting dito tayong asosasyon na katong sa pantalan sa Nico. Nico, ito rin tayo, hinunggan ang baboy na pinintos na lang sa Gihulgan. Eh, wala yung biyake ato. Bye, pag-ibabal rin, no? Sa Bulacan, sa una, 2020, urot kami ng baboy, inoon ang New Year dito, ipatay na lang. Okay, once na maikot ang ESF mongol, within the 500 meters radius, example, diri area ha. So, zoom ko na ito yung 500 meter radius, ana, patyong beta ng baboy, masakit man ang mawala. So, muna yung itabo sa Luzon, nahurot ang ilang baboy. Swerte gani ang Region 7, which is Negros Oriental, Sikimor, Bohol, and Cebu, ASF kita. Pwede ito makabiyahin o baboy dito sa Luzon. Kita yung kasuporta ron, di ba? Mo ang baboy na itong time man, abot yan yung 240 lightweight. Sir, no? Inundong ka ito. Abot na siya. Pero, i-control mo itong Duterte. Kineklara lang yung 100 naman. Oo. Kaya tatay ka ito, i-control mo ito. So, ibalik na po ng presyo na ito. Kato siya, nalabalo ko itong time man, ay, I was the ESF coordinator. Sige, ba, kung ga-monitor sa mga price sa lightweight din eh. Penetration baboy yun nga. Penetration baboy sa lightweight. Abot dito sa baboy, dami. Then karon, usas at akong factor ko po patawag, kaning bird flu. Halos puro naman na isakit, no? Nga patawag ta ron, kaya ang bird flu po is ni daghan. Kung makapantay mo, isa yung mga sabungiro doon eh. Ay si Vice Gov naman ni Manong Vice, no? Makapantay mo sa ano, na wala tayong shipment gani para pagawas sa ato ang probinsya. Bawal na mga ito itong mga manok, mapasakong mo na paihaw, kuan itik, mga pagod, anak-anak, bimburo na siya sa putri, wala yung biyahe tungod sa bird flu. Kaya naamay gigawas na executive order po ng Cebu, na dili sila mudawat sa mga manok na wala yung negative result of bird flu. Dapat negative siya na na-check PRC, PCR, na negative result, usan na nila dawaton. Nagana kayo nireklamo din sa among opisina sa City Vet kay namo yung regular din ng mga
sabong nga na ba sa sibo, pamalis ka dire, dalon sa sibuan, nagdinis na kabiyahe, arin ako ka ng salo ang tanang pangisog. Ano ba, hindi mo kumuhatag ng papel, kay mo may mantaw sa kuon, hindi mo kumuhatag papel kung wala yung negative result. So every time na mo ngayon, i-explain na ako na siya, may gani ka rin, nagpatawag na yung meeting taon sila, i-explain kay sa province, sa region, naman sila mga bagong guidelines. Dok na, ako maligawas na dok. Ato lang kung natulat na sila si Andrew, kay sila man yung mas nakabalo. Ato, ako yung guro mo kung basa saan sa'yo na tinatag. Usap sa ito ang pagpatawag ron, kay ato nang ikamagod, kanyang yung mga gabiyahin ko para Manila. No? Na mga shippers. Kay namun sa mga other requirements. Example, karong naman itawag ko ta na repopulation program sa Luzon. Ang repopulation program sa Luzon, katuling mga naigo o ESF, naigo na sila ng ESF, nagikalta na nilang baboy, after pinaka days, wala na sila na record na ESF, magbuhi na sila. So, dapat na, magbuhi na sila gusto kong mga baboy, ilang listingan mo ka na mga babuya, di pa naigo ESF. So, mas siya itawag na repopulation program. And repopulation program, ilagin na lang baboy katunggingan sa area na wala ESF, example is ang Negros Oriental. So, ang mga dispersal na para sa Negros Oriental, ilan naging pangayuan o negative result po sa ESF. That's why si Doktora, limited to kaya ang mga panudok ng mga test kit, na po yung i-propose ang region na other way to lessen the requirements. Ang itawag nila na certification na doc na per LGU, no? Kasi na ato yung mga taga-province sa mga kwan. So, overall, ang ato ang kwan dyan, rasyonali ka ron sa ato ang pag-meeting nga ni, kaya para mahanay ka sa requirements na ito tungkol sa mga sakit na ESF o sa ito. So, nung higayon na yun, pasalamat yun ka nga ni Ari ang atong Vice Governor, no? Si Kanhi, ato ang mayor diri sa Binulgan City. So, sabi na ito, kung saan mo nang naroon ka sa Pilipinas? Manang si Bridgel, ako ang ika-advise ni mo, no? Gusto ka, naman ko'y lawyer, let's go na tulong ka bukong abogado, at ang padadag letter, ang ilang, what, governor, no? Ang governor, o ang ilang sanggunian panglawigan, at ang padadag letter, dahil magpantag unsay ilang response. No, kay Ibsanti Deka, taxpayer Deka, tinatang kami mga opisyal, pagdol yun mo. Kay kamu may kabuhis. Kamu may kaspildo na mo. Kami, mga trabahantis gobyerno. Opisyal, kamu may kaspildo na mo. Muna kami, tagaan mo na mo o atensyon. No, muna naman problema sa mga negosyante sa inyong pagbiyahe, pwede mo bisita sa opisina, no? Ay may lawyer po dito, si Attorney Bela Hermosa, no? Kay disur-disuron mo, nang walay rason, makatapon ko ninyo. Ha? Kayong salamat sa Attorney Taga DE, no? Na ipatawag ko, i-invita ko ninyo, at least nakahibalo ko na nanapuli ay mga sakit, no? Sakit sa ayupan o sa mga manok, no? Dagang kasalanan. Ayon buntag na buntag na. Ako yung kayong pagpasalamat na mo, kani mo Vice Gov, kay ni Hatagit siya o dako kayong, no? Panahon. O maayo kayong atong nadumo, di kaniya, yung mensahe dako po lang ay katabang din nato, no? Na pinag-yot ninyo sa inyong mga negosyo. Ako pong i-mention na sa City Mayor pa ni si Mayor Guido, mukoy tayong pagsulod ni Doc ninyo. O, pasalamat kami kay Ana, sige kami ka-push nga, mo-apply ni Diri. Kinahanglan kami veterinarian din ng gapita sa district. Kay lisod kayo ang pagpapirma na mo sa mga na sila magdagandagan paingon sa Lumagete. Kitang sa gobyerno, nagtabang yun sa mga shippers na mahanay ang ilang mga dokumento o kanang mapadali pa. So, muna mo, nasi dokminyo dire at a veterinarian, so, dali lang ang mapabilis na ay maka
makahatag nato, makashare o unsa gyud ang kabahin aning movement, shipment sa ato ang mga shippers and traders. Ubos na pa po, pasalamat po minimo sa imong pagkasiti. Mayor sa una, kay daghan na kaayong mudahog no, sa abong pisina dili sa Tiulngan, sa Tambal, mudextros, si Doki, mupira mo, o nanatay mo anak, kay sila man authorized person to para anang mga kurasahayupan. So, ang pag hatag sa maayong tambal sa mga kahayupan nato, nakabuot na nato diri sa atong syudad o sa mga silinganan ng mga lungsod. So, daghan kayong salamat, Christ God. O kabahin po sa ato ang katong naay ordinance sa executive order na ipasa din sa province, kabahin na ato PSF, by ASF. Ang anak, naay ipasa din. Mura wala dito na ako sa una. Wala ma-upload. Hinaot mi nga, ako nung ilang video istorya. Kaya matapos ko to si Andrew, ilang, o doon na tayo ordinance sa kabahin aning ASF. Kabalo ni si, naman sa board member po ito. Sige, aning kontuha, no? Atong lugangan pakpak si Vice Pope, alam sa partnership between government and private sector, labi na sa atong health industry, no? Tabang yun ni mga taga-gobyerno na mga upside sa inyong name, look ninyo, mahal ay, no? Ang inyong makapabilis, inyong pagyahi. Para what a problema, no? Dilip na tawagan ang mga ato ang veterinarians, dito na yung mga violation. So, coordination na yun, ato ni Kinhangla, no? Ang kinabangay ka, para doon ay harmony ang ato ang pagtrabaho, no? So, kaya salamat. Yes po. Karon akong informally introduce po ang usa sa atong board members, no? Mga taga-dirig sa First District. Kali siya taga-libertad. Taga-libertad. Kailan mo? Wala. O, kuhan ka ni mechanical engineer. No? Kung laude, proud ka ito. O, kanang, nagpasalamat nga ni Tom Hakocha rin ni, no? Kaladini mo po siya sa Gihulungan. Kaya ni Residente po, lalo ka ng Gihulungan. So, pasalamat yun ka, nga doon na tayo, ma-yamukmuan, no? O maduol. Nato sa ako ang board member or dito sa Sangguniang Panalawigan. Na ang patay vice book, na pag-yaltay board member. Board member, o do ka board member, naman si Jake. Naman si Jake. Salahin lang siya na committee. So karon atong paminawan po si Honorable Engineer Julius Camero Sabak. No? Alam sa niya ang mensahe o ako mong lugang storya niya. Paano niya siya? Lugangan pa yun. Member siya sa Committee on Agriculture. So, mo nang interesado kay siya, kung suportado kay siya, upunsay ato ang mga concerns, no? Mo nang nalipay dyan ka, nalihani siya din ni, kaya maabot dyan ang ato mga concerns nato sa Sangguniang Panlalawigan. So, Engineer, Honorable, sige, may buntag. Kaya salamat ng Liz. Ang ato ang District Livestock Coordinator. Again, may buntag sa atong Governor, Vice Gov. Sa atong Vice Governor, Guido Reyes Gaw, may buntag. Sa ato ako nga Presidente ng ALS Association of Livestock and Poultry Keepers. Akong kauban sa unang maabdi ko nung magsilipatag ang lipsod sa Sangguniang Bayan. Si Honorable Dai Rigel mag-inday mong kuhani kaya lami magkain ni Iday yun kaya dali kayong mata ko itso. Dai Rigel, bidis, kaupan ako sa Sangguniang Bayan sa Laliberdad at umiaging mga termino. Ni Dok? Dok? Si Dok, Dolce,
Abela, Doc, atong provincial veterinarian, salamat po na naayon sa pagbiya, labi na ang panahon na si Doc ninyo. Doc, sige po kakitani mo, Doctor Malega sa veterinaria ng mga makaimuntang hindi lang ni sila mga negosyante at the same time po naghatag po niyo dakong share sa tuang access fees and charges. Salamat yung kanunay sa inyong gihatag na economic activities nini. Hindi lang namin dahil. Basta may determine niya sa kuhaan, sa bantay mo, wala sa compliance. So, kasi sa tatlaw good, veteran tatlaw, patok ninyo nga pag nilis makre, wala po mula ng tao. Oo, kasi tinuod, trivia, trivia, kasi nagama ko, nakabalo, nakamemorize. Sa ngala ni Doc Lovely, isang kamot, walay nang kamemorize. Well, ha? Complete ni. Kanyo po Doc Lovely, be. Kinsay na kamemorize sa ngala, be. Wala. Kanyo kimemorize at inyo. Sa problem sa pins. Dahil na ginansya, di ba? O, ang namirma, ang namanahapsay, inyo grabe mula, inyo, wala, be. Kinsay, kinsay mo ka, kuhan ron, si Rick Lona. Kung sa'yo yung tinuod nalan? Ay, really, Mel. O, gato mo lang sa una. Sa una, karun. Ah, si Joy, si Joy. Joy. Joy ko kaya karun, kaya lang kita Joy na rin panahunan eh. Huwag ka Joy na babae, nagulusan ka Joy na lalaki. Melody go si Amor. So, atong sugatan sa masipag pagpag, si Doc Lovely, kaya niya ang gano, pero wali siya, Dr. Melody Dulce Amor, L. Vilan. So, mauna na siya. Inday Doc. Inday Doc. Take it away. Good morning, Satanan. Vice Doc, good morning. SB, board member, board member Julius, kasi board members. So, kaling upang din, hey, ako na po na, di ba, Matt? Sila sa, kaya ko sa ilang shipment sa Baboy. At least karon, ako po mami, pag-upan po natin mga shippers and traders. Labang na may kalabutan sa shipment sa inyong mga hayupan. Dili lang sa Baboy na ang patay kanding, manok, itik, o uban pa. So, tuktin ko karon natagaan ko mong update kung unsa ang monitoring surveillance activities na ko diri sa province of Negros Oriental. Balik sa naman. So, mentras kapaabot ta sa ni Dr. Alcunda o ni Sir Andrew, dahil sa update, ano mga kinahanglan nun para sa pagtabok sa ato mga hayupan, pagulong sa lain-lain mga ordinasya. So sa province of Negros Oriental, so sa province of Negros Oriental, daghang pang mga sakit na tinanong ito. Aside sa African swine fever, so sa April hanggang July, or January to July, muli ang ito ang mga nakolekta mga
So kani unahon sa nato ang sa bird flu or avian flu monitoring nato. Kada tuig gina-require man gud ta nga mag-kolekta og 480 ka sample sa dugo. Ato nang kolektahon ato ipadala sa regional office sa dugo pa examine. So muni mga lugar na nakuhaan na nato mga sample. So kanlaon ayungon man kuyon bahin tanhay sibunan dalit o taon. So atong ipakuhaan mga itik, mga manok, kasagaran ang mga ready-to-lay na mga hens. Dahil naapoy mga panabong. Kesa karumang doon, daghan kayo pang mga panabong, di ba? Lisod kayo itabog kung wala kayo negative AI test result. Kaya usama na sa imuhang attachment para matabog ang imuhang mga manok. So muna yung atong picture na nagkuha talito sa Dawin. So more than 2,000 heads ang gusto ipatabog sa trailer or shipper. So ato siyang ipabangan, kaya namang 5 taon siya, kay halos 2 kapula na tangkong ang iyahang mga manok, kay hindi siya kagabog. Kaya wala siya kung ang negative test result. Dinipod sa shakon, mga itik atong ikwaan, sa sibulan, turo kung na siya mga manok. Maklaro ba ang picture? Nakanaw na. Okay, so aside sa avian flu, sa mga punis sa sakit nga, muli nagkanap ka rupa na muna, mabitaw na, dagkan kayo mga restrictions sa pag, tabok sa ato ang mga halipan. So naapot tay, kae, or upright arthritis and encephalitis kung asa maghubag ni mga kauluran, kanatapinan sa mga halipan, then usok po kayo siya mo, takot. So muna kayo na-monitor po na ito. Dito sa amnan, muli pinatagad ka na muna kuhaan sa usakaan law 200 kapandi ng among ipanglayong o ipangkuhaan o dugo. So sa ikana, napunta sa sibulan, 36 ka ulo. So 236 kapandi ng among nakuhaan so far. Naapatay mga request additional kay for shipment po itong ilang mga kandi. Sir, namunta na po sa tanang requirement for shipment. Tanang kanding pakolektahan. Care of menu ang kids. Okay, nahuntan ng kids ang sa regional office. Aside sa kain, naapuntay brucellosis na test. Kung kanding manggod ang imuhang ipadala gawas sa Negros Oriental, pamutanon man mo para unsa manay purpose na nung imong itabok ang inyuhang kanding. So, kasagaran, ihaw. Pag ipa-ihaw lang gani, ang requirement na may pa-attach na additional is the veterinary health certificate. So any license na veterinarian pwede mo issue ana. Pero umuingon mo na for breeding purposes, labaw na kung kani ato ibang hatag-hatag sa ito ang mga farmers. For breeding mo na siya. Duha ka test ang binarequire para makatabog ko. Or breeding dito sa asal din ng media. So mo lang focus mo sa production. At the same time, ito ang health management sa ito ang ilipan. So, si Dugning Leon naghan siya plano at kung establish. In fact, plano mi nga magbuntat mi o livestock breeding center kung sa ito ang ilipan city. So, pasok pa lamang ito ang makabot kay mahimo na ito na wala ay kung makabay mo sa anak ng bilid, kinira ko na ito ang mga niyagaw ko rin. Sila mga ito ang mga strangers. So, kami po, sa tingayon ni Dr. Nia, na pag tinabangay na dapat na ito na maintain ang ito ang status din sa Negros Oriental, magpabili niya color green. Ay, uban nga regions, ibubun sila dito. Partly sa Leyte ganyan, no? Ibubun sa Leyte. Mindanao. So, kita to rin, pasalamat na kita niya. Karoon po na itong si Tepen. Kinamonitor po ng tanan na masunod din ang livestock po sa ako. Kita kay di na may balaon. Hindi pala ba naghihimo sa atuhang agriculture para rin po niya sa atuhang para rin po niya maproteksyonan ang atuhang mga livestock at the same time, maproteksyonan po na ito ang atuhang mga traders. So, basong po lamang higihimo nilok na ang atuhang operation lang
cooperate na tao sa mga walawag na i-implement sa ito ang Department of Agriculture, maging na sa ito ang itinerary sector na ito. So, ganatong ganan, naghanding salamat sa inyong pag-imbita, kaya kita ka pinulugan ka ng mga istorya, kaya naghanding mo kayo hindi ato, ito kami kikaptigin sa kinapin program nito. So, once again, thank you and good morning. Thank you, Kayo Honorable Bustamante. We feel privileged na ikalang yung minimo o panahon, no? Ikaminan doon yung panahon. Bisan pa sa kabisi, no? Sa inyo ang opisina. So, to formally, mag-ila-ila pa. Nga nung butang lang mag-ila-ilani, dahil yung nilitawag sa mga ngalan, kawang yun ang mas. Ha? Kali, doko sa ni ko, ilago kayo ni Leo, mag-iit siya mas. Bitaw. Kaysa atong ngayon sa unahan, kutubatas tawag-tawag itong uban, text-text itong uban, o niya, wala mag-ihanay kinsa ni si Duk Lovely nga nagpirma. Kung naglogos pa yung papirma, naglogos pa yung patabang, no? Sa mga mo sa mga, magpalaban na ba, kaya naigat ang violation. So, anita, sa ginong dok niyo kanina nga, mahanay tanan. Mahanay tanan, no? Kaya tabang, narang. Tabang sa gobyerno. So, akong basahan din rin, according sa ilista. Ang wala malista, kung akong nailhan, ako matawag. Pero kung wala, oh, so tila mo ha, wala mo matawag. Kaya special na wala mo butang din rin, pagkatapon. Oh, so, kanini ang representative ni Hiner, tabulumata ni Hiner sa Tinyaman, Hiner sa Tinyaman, ang yan suon mo ay nyari. Okay. Tindog lang, tindog ko. Okay. Mo ba nung process yung eh? O, iba ko sa akin. Si Grace Locos. Grace. Kung yun ang mga mask ha. Si Mia Jam Andales. Dili ako ninyo. Sabi ng kailan na ako. Dili ako muligi. Si Reggie Ilarcosa. Padong. Dahil, anak, tuyo-tuyo po. Yung makailag yun ang kanan. Asa po yung mga teknisyan, kami na sa gobyerno pinan, makailag yun ninyo. No? Kaya ka na yung mudol sa opisina? Ah, na. Basta, sinok ninyo ng istorya niya. Mudol sa opisina, huwag may kailang. Dahil muna, kadalang papilis niya. Kasi tinigin niyo. No? Igamit na ginang papilis. Muna, kinaklan yun, makailag yun ninyo. Kailang po mo, na mo, no? Makinsa lang mamirma. So, na si Jethro, Butang, kanina po, kaya nagbayong kanina. Livestock, gago, large animals. Si Marmel, Terio, Tindo Godwin, Tindo, ano ba? Ano, nagiging kawan. Si Jimmer, Butang, brother mo sa brother. Jimmy, kasin. So, ang sunod, si Representative Board Call ni Noel de la Serna. Okay, importante po ang ilakaw. Si Rosalie Minerva. Tanhay ni, tanhay, larao. Tindog, ma'am. Ngayon, paano po din mo mas para makita o magbiyahin po din Manila. Si Ma'am Minerva. Okay, may hapon kaninyong tanan. Nahuman na dyan ang atong meeting. Gusto lang akong mahibalo ninyo. Basig matingala mo nga nung nagtulo Tagalog ko sa akong intro. Ang hinungdan mo ni, ang kauban ako diha sa mga small YouTuber, akong ka-live streaming, mga Tagalog man, kay nagbase sa Laguna, nagbase sa Bulacan, akong mga host, mga kauban ako sa small YouTuber, ang uban gani, nagbase sa Singapore o Malaysia, muna nga mapugos yung kagturo Tagalog kay para nga makasabot sila sa akong istorya. Okay. Karon nahuman na dyan ang ito ang meeting. Atensyon mga
kauban nako nga mga hagdiler nga wala katambong ganiha sa meeting. Sayang. Wala noon mo kakita sa mga artista. Ano? Diri sa atong lungsod sa La Libertad, na Taylor na Tolentino. Si Ma'am Lisa Villaester. Nya, di punta mahibulong kay ang ihapong bana, Sir Manuel Villaester, mura mampod og si Rudy Fernandez. Og diya sa ato ang municipal na apuntay Ann Cortez, si Honorable Rigel Mides. Nya, uban po ganiha yung mister nga si Mr. Businessman Antonio Mides nga maoy Luis Manzano sa mong grupo ganiha sa mga nanambong. Og dito sa Giolngan, diha pod si Honorable Bustamante isbe member dito sa City of Giolngan nga maoy Willie Rebillame sa among grupo ganiha. Iyapod si Doc Dulce Amor na maoy siya'y na magdayaw. Sila mga naghandol sa meeting, sila mga speaker ganiha. Niya naputay mga aktor, siyempre. Pinangunahan sa ato ang vice-gobernador nga si Honorable Guido Reyes nga maoy Richard Gomez sa grupo ganiya. Naabutay board member si Engineer Julius Sabak nga maoy Isbirhel sa grupo. Yes, ayon si Sir Drew Minjula nga maoy Ido Manzano sa grupo. Tapos si Dr. Ninio nga maoy Bong Navarro sa grupo sa meeting ganiha. Basta gusto na ko ipaabot ang dakong pasalamat ninyo, Sir. Para nako sa kadakong pribilehyo nga nahimong part sa meeting ganiha. Og nagpasalamat ko sa nindot kayong kalambuan. Tungod kay kami nga mga hug dealer, inyo gyung gihatagan og atensyon. Hatagan gini nyo og pagtaga. Daghan jud kaayong salamat inyo, Sir. Salamat jud kayo, Ma'am. Sa dili pa nako hingpit tapuson kining ako ang presentasyon ining video, na ako'y kantahon akong ipahinungod ninyong tanan. Naguluhan ni og ikaduhang bathala. Song by Victor Wood. Ikaduhang bathala. Gisimpang
kalaran sa kanunan ang imong kabutan nining dugan kay ka ikaduhang batala sadlong tanan gikatugan ko na katibuang tanan na higugma ko kanimula inay sagpon mo inigibati ko mahiyong kalangang ipahilayo daw sa gasing-gasing mo may napit malam mo bakit ang kahayagan mga pangako lipsing paglang lipsing kanong magkapahit sa mga luwa ko bukalit sa gumag ko may katahat kamang para sa panungtuman mo pada ng tanong ayaw pinangka kanuhag ikan kapatanan o nukaling sa gumako may kadahag kapatanan pada sa panungyo ator sa pong meeting, nindoo lang usan akong amigo. Iyon siya, kuno na upang nainaka ito, talaga po nagway na. Ako sa kinat, nga, ayaw na lang po nung pangando yan, ayaw na lang po, di na lang tayo mag-ilusyon. Atong daw atong ang kamatuuran nga, kitang mga unggoy, para naging ta sa mga among. Ako sa tingin, taas na kaya na sila para nato. Para, parang bituon yan sa langit. At ang mga bituin ay para lang rin sa buwan. Pero, tayong mga unggoy, pwedeng mangandoy. Haranahan na lang nato sila. Akong awiton ron ang awit ni Jaime Salazar nga naguluhan sa pangandoy lang.
Auhag sa akong mga kauban nga mga bihidor o sa akong mga kauban mga hagdiler nga sa sunod ko panalitan ay patawag na po og meeting atong suportahan mga part atong gitabungan tungod kay para biya ni sa atong pun nga kayuhan para nga og unsay mga agenda kamo gid mismo mo ay maka dungog malipay ta nga nagpagkamana nato alang sa atong negosyo mo sa ato silang suportahan. I-appreciate na to ang ilang mga paningkamot ng tabangan ta. Mag-cooper na ta kung ano siya po rin lang gikinang lang. Himuon po na itong atong part para sa kalambuan na itong mga hug dealer. Okay, may hapon o dagang salamat kiniyong tanan. Hinaot nga inyong paminawan kini nga video katong mga walang katambong nini nga meeting. Para nga, mura na po mong nagkatambong. Naka, kadungog pa mo sa ako ang harana. Bye! Thanks for watching, my beloved friends. Until the next video, see you again, my beloved friends.